So yung mga kasang, no, update naman natin tong rack na to, kung saan dito nakalagay yung madalas kong tignan ng mga isda, no? So ito yung ating mga green cobalt. Meron pa tayong mga green cobalt dito. Actually, hindi ko naman binibenta to, no? Pero kung sakali may gustong bumili, eh, binibenta ko siya ngayon, kung sakali lang, no? Trio 150, pwede na siguro yan. Tapos, andito yung ating male na red, albino full red, tsaka yung ating platinum dumbbell red tail na extra male. Diyan ko nilagay yan, no, para makapag-breed na maayos yung ating ibang breeders. Tapos yun, sinamahan ko sila ng maliliit na goldfish galing doon sa ano, yung tinago natin na ano, yung mga black na oranda ni Mitra's Backyard na nangitlog lang din basta, no. So ito yung mga nasa beta tank dati. Ayun, mukha naman silang cal dahil hindi ko na masyado napansin yan mga yan. Tapos dito sa isang tank na to, dito naman yung ating mga anak nung oranda at rancho na shark chew. So ito nga yung hinihintay nating lumaki kung ano magiging itsura, no, dahil ang breed ko dito ay hybrid na oranda na NK line, saka yung female niya is yung main line na shark chew. So ayun, napansin ko lang, no, sa mga lumalabas sa kanya, may mga fins lahat, so mukha siyang oranda, pero hindi pa natin alam kung ano yung itsura niyan paglaki, kaya ayan, ninabangan ko na lang. Medyo konti lang din naman to, kaya hindi naman to kumakain ng space dito sa akin. At wala pa ako masyadong inaalagaan ngayon, kaya hinihintay ko lumaki to kung anong ang magiging itsura nung brinid natin na rancho at oranda, no. Ayan, ito yung unang batch niya. Meron dito mga 10 piraso lang yata to. Ayan, kung makikita nyo, mukha talaga siyang oranda. Pero medyo may pagkahawig din sa rancho yung katawan. So, hindi natin sure, no, kung ano talaga ang itsura niya, kaya abangan natin yan. At i-update ko kayo from time to time. Ayan, mukhang rancho yung katawan, eh. Pero oranda siya. So, yan, malaman natin pag lumaki, no, kung ano yung mangyayari sa breed natin na wala naman din akong effort doon, no, dahil nakita ko lang din naman sila na nagbe-breed. At hinan-breed ko lang sila at yan nga, may mga nabuhay. Tapos yun, may mga flowerhorn pa tayo dito na makang female na lahat ng flowerhorn ko dito maliliit. Tapos yun, yung aking mga hinarvest bago mag-Christmas na black rancho. Ito yung mga own breed natin. Binibenta ko to ng 200 ang isa. Doon sa mga good size na, no. Tapos yung maliliit, siguro kahit 150 na lang yan, pwede na yan. So yun, iniisip ko nga na hindi siya masyado nagba-black, no. Pero papakita ko sa inyo yung isa. Meron ako isang ginugroom na medyo maganda at gumaganda yung kulay. At ito naman yung ating mga hinarvest kasabay nun na oranda na binibenta ko naman from 150 to 200 pesos. Yan, meron pa tayong mga stock dyan, no. Hindi ko masyadong nabibenta itong mga to kasi nga naging busy ako nung holiday. So ang dami pa, ang dami ko pang stock dito. Kung sa mga naghahanap dyan, message yun lang ako sa Facebook, Hendrick's Backyard din. Tapos yun, yung binigay sa atin na Metalhead B1. Ito yung Metalhead B1, no. Medyo stress siya, no, dahil malamig nga dito ngayon at hindi ko pinapump feeding yung aking mga isda, no. Once a day lang ako magpakain ng isda dahil nga sa sobrang lamig. Kaya ayan, kung makikita nyo yung tsura nila, medyo mapusyaw dahil nga sa lamig yan at wala naman akong heater dito. At ayun, hindi ko naman ina-expect na ganito kalamig pala dito sa aming bagong tinitiran ngayon. So hindi ko naman kayang i-heater lahat yan. So ang gagawin ko na lang, eh, hindi ko sila masyadong papakainin. Tapos yun, ito na yung update natin sa ating female na flowerhorn na hindi nangitlog noong nakaraan. Kaya pinagpalit ko, no, iba naman yung ginamit kong flowerhorn, si Bingot. So ito yung ano, yung isang pares natin ng breeder na flowerhorn na hindi pa rin ako nakaka-breed ulit ngayon. Ito yung ating Manjaro strain tsaka si Bingot. Ito, try natin kung mangingitlog to, no, kasi tingin ko mas ano sila, eh, mas mabilis tong mangitlog, eh, pag itong dalawang to pinagtatabi ko. So yun, medyo wala siya sa kondisyon, o wala siya, hindi siya mapogi, no, dahil nga ang tagal na nila naka ano dito, divider, mga 1 week na sila dyan. At tinintay ko na nga lang mangitlog to. At syempre babalita ako kayo pag nangitlog yan. Dito naman sa baba, andito yung ating mga bagong fry ng ating oranda. Ito yung mga short-tail oranda fry. At ayun, medyo kumukunti na sila, no, dahil nga malamig. At medyo mahirap din pakainin to dahil minsan, no, overfeed kahit konti lang yung ilagay ko. Pero yan, mayroon pa rin naman mga nakaka-survive. So ito yung ano nila, parents nila, no, yung dalawang yan. At ayun, pinanganak sila, nag-hatch sila noong December 8. Mga ilang week na yon, may gitsang linggo na.
2 weeks na, no? Almost 2 weeks na. Yan, hindi ko ma-pump feed eh. Kahit naka, ano to, naka-heater sila dyan. Pero hindi ko pa rin mabomba kasi nga, baka mamatay to at maubos. Sayang naman. So, unti-unti ko lang sila pinapakain dyan. Pero yun nga, may nakikita naman ako mga lumalaki. Madami-dami pa rin naman to. Siguro may mga hundreds pa rin to. At ayun, siguro mga 2 months. Kung magiging okay yung paglaki nila, ay pwede tayo mag-release ng mga fry niyan. At sana magtuloy-tuloy na yung ating breeding, no? Kahit medyo malamig talaga yung panahon dito. Yeah, marami sila dyan. Pakalat-kalat sila dyan. Yun, may mga nauuna ng lumaki. Tapos meron pa mga maliliit. Tapos ito na ma-update natin tong rack na to. So dito ko nilagay yung mga huling batch ko nung oranda na galing kay Mitra's Backyard. So meron pa tayong mga pinagpilian dito. At titignan ko kung meron pa maganda, no? Na pwede natin i-grow out. Tapos ikakalko na yung iba. Konti na lang yan. Tapos nasa pan na karamihan. Dito naman yung aking mga short tail. Yung mga unang batch ko, una at pangalawang nabili ko na breeder yan. May mga anak dito na hindi ko alam kung ibebenta ko. Siguro palalakihin ko muna itong mga to. Dahil konti lang naman sila. Yung gando. At titignan ko kung mababawi natin yung pinuhunan natin, no? Kasi namatay na nga yung parents nito. At yun, tignan ko kung mapapalaki ko yan. At mababawi man lang natin yung pinambili natin doon sa isang breeder. So yung mga 10 pieces yan may get. Shoutout sa lahat ng member ng Fish Keepers PH sa Facebook. Ayan, may isang group pa tayo dyan sa mga gusto sumali. Ito na yung sinasabi ko sa inyong update. Ito yung ating mga Black Rancho. At ito, kung maalala nyo yung galing Thailand na binenta ko na 100 pieces, may tinira akong isa. Ayan, ayan yung Thai. Tapos ito naman yung own breed natin na anak ng ating breeders. Na ito na yung pinakamalaki doon sa mga anak. At ayan, kung mapapansin nyo, umiitim siya, no? Pero hindi siya kasing itim talaga nitong sa Thai. Pero umiitim siya, ayan, no? Pag lumalaki na siya, medyo nagda-dark na siya. Kaya nga, inaano ko pa rin, tinitignan-tignan ko pa rin, baka late lang mag-molt talaga yung mga Indo Rancho. Hindi ka gaya nitong Thai na talagang maliit pa. Ayan, may mga kasama pa siya mas maliliit dyan, na kapatid din yan nun. Dahil isang batch lang naman yan. At tignan natin, no, kung magiging maganda yung kalalabasan. Tapos yun, yung update ko nga pala dito sa mga Danios. Yan, kung makikita nyo, isa na lang yung ating Danios. Kung maalala nyo, sinubukan natin i-breed yung ating mga longfin Danios dito. Ang problema lang ay naging masyadong malamig. At ayun, unti-unti, pa isa-isa namamatay yung ating mga Danios, no? So isa na lang yung natira dyan. Pero plano ko pang bumili ulit. Try ulit natin, no? Hindi naman porket na matayan tayo ng mga breeders, eh susuko na tayo. At ayun, may isang natutulog na goldfish doon sa baba, no? Dahil malamig na dito sa part na to. At ayan, hindi ko masyado pinapakain yan. Pero yun nga, meron pa rin tayong mga casualties. Hindi naman araw-araw, no? Pero meron at meron ako nakikita mga namamatay pa isa-isa. Dahil sobrang lamig na dito. So yun, medyo nag-struggle ako. Tapos yun, meron pa tayo isang black oranda dito na galing kay Mitra's Backyard. Teka, lalagyan natin ng flash para mas makita nyo. So ayan, no? Kung maalala nyo, nagpalagay si Mitra's Backyard sa pond ng mga goldfish niya. At ayun, may natira pa tayo sa dito. Actually, meron pa ako dun eh. Mga 4 na piraso na ganyan din mga black. Alright. Update naman natin yung mga nasa loob. So yung mga kasang, no? Ito na yung update natin sa ating tank sa loob ng bahay, no? At nandito yung ating mga goldfish nga. Nandito yung ating NK line na oranda. Yan, ang ganda, no? Lumalaki na kasi. Ang ganda, iba rin yung forma talaga ng NK line yun, no? So 2 male yan na meron tayo yung binigay sa atin ni Kate, Samantha Kate ng Das Marinas. At yun, sinama ko sila ng black dito na female. At tinintay ko kung mag-iitlog yan dalawang yan. Para naman oranda talaga yung may breed natin, no? Dahil yun nga, pinag-i-experimental lang natin yung mga nagbe-breed dito dahil nga dito sa ano na to, shark chew na yan. Ayun, ang laki na ng shark chew natin dito. Mukha siyang rancho talaga na may dorsal lang eh. Ayun, ito yung na-breed natin eh. Tapos inihintay nga natin kung ano yung tsura, kung ano magiging tsura ng anak nila pag lumaki. So yun, abangan nyo na lang yan, guys.
At yun, iniisip ko na ilipat ulit ito sa labas at ipapasok ko naman yung aking mga Oscar. Kasi yung Oscar ko nasa 20 gallons lang. Eh, ang plano ko sana ilipat sa bin yun, eh nagbago-bago nga yung plano. So kailangan ko na mas malaking tank, baka dito ko na ilagay sa likod, ay sa loob, yung ating tatlong Oscar. At ilabas ko na itong mga goldfish na to, dahil kasya naman yan sa 20 gallons eh. So yan, ganda ng ano, NK-line natin. Tapos yun, ito na yung update natin sa ating arowana tank, no? Ayan si Kong, ayan yung dalawa natin, ano, yung isang red hook, yung isang sapsap natin dyan. Tapos, yung, ito, yan kung mapapansin nyo itong red hook na ito, ang daming tama, no? Hindi ko alam kung sino kumakagat dyan eh. Pero siya yung pinakabugbog na yon dito sa community nila. At hindi ko alam kung arowana ba ang kumakagat dyan dahil napakarami. Tapos itong ating common silver dollar, eh menyo bulule, no? Medyo may mga kagat din siya, no? Tapos itong ano natin, red flag tail natin, nabangus. Ito naman ang malinis sa atin ngayon na walang mga kagat-kagat. So yung panapanahon lang yan, no? Kung sino siguro ang trip ni Kong na kagatin. Ah, meron din pala sa kabila, may isang kagat. So minsan siguro nagugutom siya o kinukulit siya ng mga yan, kaya kinakagat-kagat niya. So ayun, no? Si Kong, kung kumain to siguro ano lang, isang beses lang sa tatlong araw. Pero yan, kumaita niya, napakakalat niya dahil pinakain ko siya kanina. Tapos ang sunod na kain niyan, sa isang araw na ulit, no? Hindi ako araw-araw nagpapakain dito dahil hindi ko alam, no? Pero okay naman, okay naman sa kanya yun. Kasi pag binibigyan ko siya araw-araw, hindi niya rin kinakain at inuubos lahat. So ayun guys, no, ito lang muna ating backyard update ngayon. At ayun, abangan nyo yung susunod nating backyard update sa January, no? At ayun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta pa rin sa akin. Kahasang number 1, fish out.